everyone. For today's video, meron na akong i-share sa inyo na bagong video tutorial, which is kung paano mag-online renewal registration sa MBI. So kung bago ka pa lang sa channel ko guys, please paki-subscribe na lang and then paki-hit ang notification bell para ma-update ko kayo sa aking mga upcoming videos. Yun guys, yung topic natin ngayon guys is kung paano tayo mag-renew ng online sa MBI guys. So, meron akong nagawang sa aking screen recording. So, sundan nyo guys step by step dahil yun yung guide sa inyo guys na mapapabilis ang inyong pag-apply sa sa MBI. So, dahil ngayon guys sa pandemic ngayon, so yung MBI hindi nag-accept ng ngayon guys ng mga applicant sa kanilang office. So ngayon, ang ginagawa nila, gumawa sila ng platform para maging madali para sa atin. So best option natin guys para iwas na rin sa hawaan sa COVID-19. So ngayon guys, kung talagang interesado kayo sa aking video tutorial, sundan nyo ito step by step para makatulong ito sa inyo guys at mapapadali ang inyong application guys. So ngayon guys, punta tayo sa ating screen recording para masundan nyo step by step ang aking video tutorial. So punta tayo guys sa ating screen recording. So dito na tayo guys sa ating screen recording guys. So hanapin lang natin yung http://clearance.nbi.gov.ph. So ngayon guys, i-click natin to guys. Kung sa Google guys, i-click natin yan. Then, lalabas itong data privacy. So ngayon, choose lang natin yung I agree. Then, close natin guys. So ito na yung lalabas guys. So meron nakalagay dito, NBI Clearance Online Renewal. Click here. So click natin. So ito yung lalabas. Online renewal. So ngayon guys, itatype lang natin dito guys yung NBI ID number natin. ID number. So kung kayo guys meron kayong lumang NBI, so tingnan nyo guys merong barcode sa baba. Yun doon makikita guys ang NBI ID number natin. Then ilagay mo dito sa dito ito sa bandang unahan. And then mobile number, kailangan yung active na mobile number ang ilagay nyo guys ha, para ma-notify ka agad kayo ni NBI. Then first name, middle name, then last name. So lahat talaga guys, fill up natin to. Wala tayong iiwan na blank. And then birth date. Yan. So tapos na. So click natin ang verify. So mapunta naman tayo dito sa sa verification option. So itong verification option, meron ditong tatlong klase guys. Mamili ka lang. So mother's information, mobile number used during registration, email address used during registration. So guys, dito sa tatlo mamili ka lang. Kaya ang ilagay mo na lang siguro guys, mas madali mong matandaan yung mother's information mo. Kasi yung mobile number mo baka wala na, yun yung una mong pag-apply sa NBI. So ito sa akin guys, so mother's information ang pinili ko. So type ko lang ang full name ng mother ko. Ayan. And then so scroll natin pataas.
ano, so ilagay natin guys, mother birthplace. So kung anong city niya sa province. Filled to verify. So ngayon guys, meron tayong mali. So tingnan natin, baka may mali. Ayun guys, mali nga talaga guys. Instead Masbati, naging Masabati. So palitan natin. So Masbati. Then click natin verify. So ito na yung lalabas guys. So ito na yung mga payment option. So multi-purpose clearance is 130, total is 130. So ito na yung ano guys, pipili tayo guys kung saan natin pwede bayaran. So ngayon, scroll down natin to guys para makikita natin kung saan natin pwede bayaran to. Ayan. So scroll pa natin. So ito guys, bayad center. So bayad center, tapos EasyPay, Visa, bayad center, mobile, and 7-Eleven, and GCash. So marami tayong option na pagpipilian guys kung saan talaga tayo magbabayad. So ito yung pinaka the best guys dahil hindi na tayo mahirapan maghanap pa kung saan tayo pwedeng magbayad. So ngayon, chinos ko guys is 7-Eleven dahil maraming branch ng 7-Eleven, napakadali lang. So ito guys, 7-Eleven tayo. So ngayon, basahin muna natin. And then, ayan. So ang gagawin natin guys, kasi ito nang napili natin, so proceed na natin. So ito guys, nagbibigay ng barcode. So ito yung iano natin guys, dadalhin natin sa 7-Eleven para ma-proceed na natin ang ating payment. So meron din tayong door-to-door delivery. So sa akin kasi guys, dahil ang hirap na pumunta sa NBI, kasi dito sa pick-up kasi ito yung appointment. So dito sa door-to-door, which is ihatid mismo to sa tirahan mo o kung saan mong address ipapahatid. So sa akin guys, parang nagustuhan ko itong door-to-door dahil hindi ka na mahirapan pang pumila ng pumila. So ngayon, ang gagawin natin, so napili na natin yung door-to-door. So dahil nga sa pandemic, ayaw nating ma-hassle pa. So screenshot na natin. Then, screenshot ulit natin guys. So proceed na tayo. So ngayon, disclaimer notice. So hindi natin basahin yan, parang masyadong mahaba na yan. So pindutin na lang siguro natin ang ito guys, ang I agree na lang siguro guys. Kasi yun, napili na natin to eh. So kailangan mag-agree na lang tayo sa kanilang mga privacy. So ito na tayo guys, napunta na tayo guys. So ito yun, ito yung ano guys, sinasabi ng third party ito guys ng NBI. So our delivery service is now available in NCR and beyond, corresponding delivery fees as follow. So within NCR is 200 ang bayad guys. Take note guys ha, ito guys 200 guys, hindi kasama pa yung NBI. So which is ito lang yung delivery nila sa NCR. Outside NCR naman is 350. So very expensive nga guys, pero mas ano naman guys, mas reliable naman guys dahil kumbaga maghihintay ka na lang. So ngayon guys, so ito na nga yung bayad sa delivery, so proceed na tayo. Ito guys, ito na yung pipilapan natin. So kung saan natin i-receive yung ano guys, yung NBI clearance natin. So ngayon yung ano guys, dahil nakapag-decide na talaga ako na gusto ko na lang ipa-deliver, so pipilapan natin to guys, yung portion na ito guys, para mapatuloy tayo. Kasi madali lang naman ito pilapan guys. Kaya kailangan nating isa-isahin lahat na sa blank na yan guys, kailangan nating lagyan ng information. Dahil
Yun yung pagbabasihan ng delivery courier. Yun yung maghahatid sa NBI natin. So, type natin, siyempre sa akin, sa aking pangalan, siyempre papangalan ko sa akin kasi gusto ko akong mag-receive. So, idano. And then, receiver mobile number. And then, meron pang option dito guys, kailangan receiver mobile number 2. Kung talagang meron kang ibang another number guys, so ilagay nyo na lang. Kasi ito na yung pinaka-the best option ng courier guys na mag-deliver sa NBI mo para kung sakasakaling hindi makontak isang number mo, meron pa silang option. So yun yung gusto nilang mangyari. So receivers, building type. So sa atin kasi is office, so click yung office. And then province, click natin, mamili tayo, so which is ano tayo guys, sa NCR tayo, so i-click natin muna itong province. So mamili, piliin natin yung NCR. Ayan, NCR. So kaso guys, hindi ko kabisado kung ilang anong district tayo, so So try na lang, mag-try muna tayo ng isa guys kung talagang ma-exacto ito. So piliin natin, ano guys, pipiliin natin yung ano, first district. So city as first district. So, kasi walang lumalabas na ano eh, barangay. So ang gagawin natin, papalitan natin. So hanap tayo ng ano, option. So try natin NCR Port District. Baka napapabilang na yung city na pagdi-deliver nila. So yun guys, napili ko ng NCR Port District. So pag i-click natin yan, so andyan, nandito ng Makati. So dahil sa Makati ako nagtatrabaho guys, so doon ko na mismo pinapadeliver sa building na pinagtatrabahoan ko. So ngayon, ayan, hanapin natin barangay. So barangay Bel-Air, click na lang natin barangay Bel-Air. So wait lang guys, nawala. Ayan, ito. Ayan, barangay Bel-Air. So ayan guys, zip code niya is 1209. So ngayon, i-type natin ang kumpletong address talaga guys. Ito yung pagbabasihan din ni courier para mapapabilis talaga ang pag-deliver nila. At bali na niguro lang din ang courier guys para naman hindi sila maaabala kung sakasakaling i-deliver na nila yung NBI clearance natin. So type lang natin, building, and then number ng building, and then street, dito na yung building. So type natin ang number ng building. Kailangan kumpleto para mapapabilis malupit ng courier. Ayan. Levisti Street. So, ayan. And then, yung village. Kailangan nandyan din yung village para sigurado talaga. Salcido Village. Medyo marami nga lang ang pipilapan guys, pero mas maganda naman din talaga na ganito para hindi na tayo mahirapan magpila-pila doon sa NBI. So ngayon, street number. So 160 El Pelebiste. Ayan. Then, so remarks. So, siguro i-exit na lang natin, skip na lang natin yan. Huwag na yan. Pin your preferred delivery location. Grabe, ang daming hinihingi ni courier guys. Talagang kailangan pilapan natin lahat. So, i-search na naman natin dito yung pinaka-exact location talaga. Ito kasi yung ano na ilulukit ng mapa nila. Dahil meron pala silang ano eh, mapa na pagbabasihan sa location. So ngayon, i-type na lang natin ang 160
LPL Bestest Street. Ayan guys, lumabas na. Ayan, 160 LPL Bestest Street. Ayan. So ngayon, napupunta na tayo dito sa 160. Ayan, makikita sa mapa guys. Ayan. 1227 zip code. So ito na guys. So tapos na tayo nag-fill up. So ngayon, i-check natin tong box. And then click natin proceed. Ayan, nag-proceed na tayo guys kasi tapos na tayo nag-fill up. So ito na yung lalabas. So ito na yung payment method na naman nila. So kaganina guys, sa NBI iba din yun ha, payment option nila. Ngayon ito iba din to sa delivery box, sa payment method, sa door to door na ito guys. So ngayon mamili tayo dito sa payment method nila guys. Meron naman silang Visa, Bounce, Cash Payment, Pimaya, and then ito yung e-wallet. So ngayon guys, dahil gusto ko guys cash payment. So i-choose natin yung cash payment. So ito yung lalabas ngayon guys pag cash. So ang daming option guys pag cash yung magbabayaran natin. Bayad Center, LBC, Cebu AMA, True Value, and then USSC, SM, Robinson, Avis, and then sa marami guys, yan na lang ang pagpipilian natin guys kung saan kayo pwedeng malapit at saan kayo pwedeng available magbayad. So ngayon guys, ang gagawin natin is pag nakapili na tayo ng payment option natin guys kung saan tayo pwedeng magbayad, so ang gagawin natin is proceed na tayo. Yun yung ano guys, kasi talagang ano guys, yan na yung napili natin na ano guys, payment option, which is yung ano guys, yung cash payment tayo. So ngayon guys, proceed na tayo. So ito na yung lalabas. So meron ka ng barcode. So ngayon ito yung ipang magbabayad kung saan natin napili magbabayad sa payment option. So ito yun guys. So kanina may barcode din doon sa NBI payment. So ngayon dito rin may barcode din dito. So nag-notify naman guys si courier din. So, yun guys, talagang ano guys, napakahirap na pilapan, pero kung talagang interesado ka, talagang pipilapan mo ito. Tsaka ano naman guys, iwas na rin ito sa COVID-19 guys. Kaya talagang maghintay ka na lang sa bahay mo kung kailan i-deliver yung NBI mo. Talagang ano guys, yun yung pinaka-the best guys. Thank you so much guys sa panonood guys.